So diri na ta sa analytic geometry. Ang analytic geometry mo na ning mag-involve og equations, no, which is padung na pud sa differential calculus nga topics. So diri mo sud ang katong point slope form, two point form og slope intercept form. But atong first lang sa itapon, straight lines. Ini ka move forward na to, dili na lang straight lines. Mo tako na pud og circles, ellipses, katong mga conic sections. So part gyapon to sa analytic geometry. Pero diri sa ta sa lines. Yan ako itudlo nga kanang line nga approach, alternative approach nga gamitan ni mo statics ang mga ingani nga problems. So atong tanan ang mga different forms. Anyway, ang kanang nga notes nara ni sa katong Google Drive nga akong gi-send niyo. So first, we have the point slope form. So mo ni siyang nag-describe sa slope kani. So ang slope di ay kay ko ano, m equals y minus y1 divided by x minus x1. Pero murag ang nangdan ninyo ani katugurong y2 minus y1 over x2 minus x1. Ang kaning value sa y ug y1 mga points na sila sa imong line. And then apo tay 2.4 where y minus y1 over x minus x1 equals y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So kani silang mga different forms, essentially the same line ra gyapon nila maporma. Line lang ang forma sa equation. Then we have the slope intercept form, maguro ni ang most common nga yung na-encounter katong y equals mx plus b. So kaning m mo ni siya ang slope, ang b mo ni siya ang y intercept. Now sir, unsa man ang y intercept? Ang y intercept kay kung asa 0 ang x. Balik, kung asa mo touch imong line sa y-axis, mo na siyang imong gitawag nga y-intercept. So ito lang, butang agnote di rin ako. Nga, this is y when x is equal to 0. Yan na po tayo intercept form. So we have x over a plus y over b equals 1. Then, na po tayo general equation sa straight line. So, kaning general equation kay, ang form niya kay ax plus by plus c is equal to 0. So, kaning a og b coefficients na sila sa imong x og y. So, usually sa board exam, naka-general equation na ang mga nasa choices. So, for example, ang imong nakamap nga answer kay slope-intercept form, i-convert lang siya into general equation of a straight line para makita ito ng imong mga nasa choices. Yan na po tayo formula para sa distance from a point, x1, y1, mo na siyang coordinate sa imong point, kaninga point ay, finish siya. And then, we have d equals ax1 plus by1 plus c divided by square root of a squared plus b squared. So, kaning a o b, gikan na siya sa imong equation. Tara. Kanang a sub x o b sub y, kanang a o b dira coefficient sa x o y. Na anyway, mas masabtan ninyo og nanay example. Yan na po tayo distance between parallel lines. Muna ang formula. So medyo ubay-ubay gino ang formulas. So maglain-lain eh kung distance between parallel lines, nya angle between, muna yun yung mga dapat dumanan. So kaning c2 o c1, gikan ready sa constant terms sa imong equation. Then ang imong kuang diri sa ubos kay square root of a squared plus b squared gikan sa coefficients sa x ug y. Na. Pero nailine approach aning distance between parallel lines gamitan imong statics. Katugay ang topic sa statics nga atong kuang ng resultant force nya atong i-calculate yung location sa beam or frame or sa truss. Aabot lang og na-cover ninyo sa statics ba basta ako lang pud i-apply og share tong approach. Yan na po tay angle between two lines having slopes of m2 and m1. So take note ha, two lines ni siya, dili curves. Kay katong sa curves, medyo malahi man to ang iyang derivative na di man to makuha sa kwadra. Ma-apply gyapon ni nga formula pero essentially ang m2 ug m1 mas lisod i-compute basta na siya curvature. So we have
tangent theta equals m2 minus m1 divided by 1 plus m2 times m1. Kung sa differential calculus pa nga topic, mo na siya katong angle between two curves nga topic na to. Nya, ang kaning uban, kaning mga location of centered of a triangle, masolve ra ni ninyo using other methods, pero ipang derive lang ni equation ni Sir Bezavilla tungod kay ni gawas na ni sa board exam. Sinot magod nga namoy equation nga plug and play na lang. So, ang location of the centroid of a triangle or intersection of medians of a triangle having coordinates of x1, y1, x2, y2, and x3, y3. Kani sila nga points, money among vertices. So, kani nga vertices, kay money siyang kaning points A, B, o C. Yan na. So, money mong button para makalculate nimo ang bard x. Essentially, mura nag bard x. So, x1 plus x2 plus x3 divided by 3 ra. Kaning mga points diri sa imong coordinates. Yang y, the same na yapon, one-third sa sum sa tanan. Yeah, we have the relation of slopes of parallel lines. Di ba, kung parallel lines, lines man ano nga, dili gyud mag-touch. Yeah, pareho ang ilang slope. Kay, for example, na kay line nga yung ani. Well. Let's say, nakaingani nga line. Diba, ang parallel nga line dapat, ingani no? So, di man dyan ni sila mag-touch. So, kung pila ang slope ani, mora po ang slope ani. Na, so, mo nang m2 equals m1 ra. Nya, how about kung perpendicular lines? Ang relation sa slopes of perpendicular lines, kay ang slope sa perpendicular line is the negative reciprocal sa katong imong first line of interest. So for example, di ba, kani nga equation, pwede man nina ko ma-usab. Pwede man kunin mo ang m2 lang. Ato i-treat ang m2 as the slope of the perpendicular line. So m2 equals negative 1 divided by m1. So say, pasabot na sir. Example, nakay line na painga na. So this line would have a slope of m1. Na. So kung mag-draw tag line nga perpendicular di ay, let's say, kani siya. Mag-draw tag line nga perpendicular. Na. Ang slope di ani nga line would be the negative reciprocal of m1. So, negative 1 divided by m1. So, mani mong gitawag nga m2. Mara ni siyang pasabota na. So, narapot ni sa inyong calculus katong equation of a normal line. So, review ra ni sa inyong first year nga topics. And then, aka ni manani. Napot tayo bisector of angles between two lines. D sub 1 and D sub 2. So medyo taas-taas ang formula na lang. Importante lang, kabawalan mo sa figures niya. So kaning bisector of angles, ang gito nga na kayang angle. E di ba naputay katong perpendicular bisector lahi sa ito siya. Yang division of a line segment, nasa tayo formula na nga pag-o. So, mangita lang niya kung example nga, magamit ani nga formula po. Kaya murag sa akong gi-prepare karon kay wala pa ni. Nya kani mo na importante sa board exam kay naay mga questions nga pangitaon ng area sa polygons. Basically any polygons natay general nga formula nga pwede ma-apply using matrices. So na may usay nga ang ihatag kay ang vertices ra sa mga triangle. Na pwede na nimo imano-mano. Ang shortest way ana kay gamiton nimo ang kani mga points, nya kuha nimo ang each distance kaning murag kaning distance sa side sa triangle ba. Ya di ba kung nakay tanan side sa triangle, pwede man nimo i-apply itong Heron's formula para makuha ang area. So mana siya ang shortest possible way kung nakalimot ka sa matrices. Pero ang matrices ang pinakanindot nga pagi labi nag kanang kung maandat na kani dali na lang man kay multiply multiply ra man ni murag cross nga multiplication. So direta sa problems na to.
So, ang first question kay, write the point slope form ko, no? And the slope intercept form of the equation of the line with slope equal to 4 that passes through the point negative 1, comma 3. Na, so, sa atong button na ni. Ang mas nilot button kay, kung bago pa mo nagkatunog analytic geometry, mas nilot nga magamit mo apps nga makagraph ba? Pareho ng Desmos nga graphing calculator para makita ninyo ang porma niya. Pero anyway, naman kay formulas nga gamiton na diri. Na unsa ganito ang point slope form? Ako isuot lang ha. Ang point slope form kay katong m equals y minus y1 divided by x minus x1. Muna siya ang point slope form. Yeah, kailangan mong put na to ang slope intercept form ko, no? So, para sa slope intercept form, kailangan to itong, o sana ba itong y equals mx plus b. So, i-familiarize lang din ninyo ang terms o sa. Y equals mx plus b. So, asa ang m, ani? Ato sa identify ni tanan. Ang m, di ba? Ang slope na siya. So, pila may slope, ani? Di ba? 4. Slope is equal to 4. So, ang atong point slope form di ay, may mong y minus y1. Ano sa atong y1? Direta magtanaw sa point nga iyang giagian. So, negative 1, comma 3 man. Di ba? Ang 3, muna siya ang y. Y1, ang kaning negative 1, muna ang mag-act as morag x1 ni mo. So, may mo ni siyang y minus 3 yeah, divided by x minus x sub 1. Ang x sub 1 na to, kay ko ano? Negative 1. Negative 1. So, ang ending ani nga equation, kay 4 equals y minus 3, then divided by x plus 1. Na, so, mani atong point slope form. Na. Na, how about kung kuha na, ang imong ganhana kay ang slope intercept. Pwede ka na imong gamiton kaning y equals mx plus b or pwede rapod nga kaning equation nimo sa point slope form, i-rearrange na lang nimo. So, di ba, pwede man ako i-multiply x plus 1 diri sa picas. So, may man naning 4 times x plus 1 equals y minus 3. So, further expanding, may mong 4x plus 4 equals y minus 3. Ya, yeah, di ba? Y equals mx plus b man. So, dapat ang y walay kuyog sa iyang side. So, may man naning y equals, ang kanang 3, balin lang na to sa picas. So, may muna ng positive. So, 4x di niya plus 7. Na, so, y equals 4x plus 7 na tong slope intercept form. Kana. So, mga, kuan pa ni siya, mga basic definitions lang. So, mga passport niya ako mga gipang gather nga problem para ma-orient po sa mga types sa manggawas. Na kaning number 2, murag taas ang problem, no? Pero sayon ra. Pero kailangan lang mo basahon natin po kay essentially, kuhan ra niya ang gipangitaan ni. Eh. Ang gipangita man, B. So, murarag, kuhan ra ni. Direct sabra ba? Nga problem. So, na kuno yung logistic curve, pwede ninyo basahong tanan, pero ang mamatter ani gyud kanirang kanirang last nga statement. So, pwede kanila nga itong tanan. So, in a famous study of the growth of protozoa daw, a population of cow data was found to be described by the logistic equation with C equals 1.1244, K equals 1.05, and X is the time in days. Now, pumunta na kay find B ko, no?
if the initial position was 3 protozoa. Now, ang initial position, kano sa na siya may tabo? Ang imong initial position, di ba, murag, mao na siya imong mahog ga initial condition. So, balig, ang x, ang gidescribe ani ang time man, time in days. So, ang kaning 3 protozoa, mao ni siya ang starting, so, at, kuha ni siya, at x equals 0, balig, sa 0th day ba, mao ni siya ang initial nga population ni mo. So, ang metabo ani, kay, kano sa man y equals 3? Y equals 3 when x is equal to 0. Okay, again, initial position mana. So, initial condition ni mo. Initial condition. Kana. So, substitute lang. Unsa may y imong ibutan dire. Ang y ni mo kay 3. Kana. So, may mo ning 3. Nya equals ang k pila. Di ba na k dire gihatag 1.05. So substitute lang na. So, 3 niya, kani kay 1.05. Niya, divided by 1 plus b. Ang b, unknown. Niya, e to the negative c, ang c pila. 1.1244. Pero ang x, ani, di ba? Kon man, 0 man, at x equals 0 man eh, sa initial condition. So, kani din nga expression, pwede din na, di na lang na may butang, no? Kay, any number raised to 0, may mo ramang 1. So, ang imong ending equation ra, kay 3 equals 1.05 divided by 1 plus b. So, ang b nila ano ni mo, obtainable na siya. So, imong b nga makuha ni, gamitan na lang inyong calculators, b is equal to 34. Yeah. Sakto ba? Ako lang tayo palik dira. Ah, oh, what's that? 0.65 lagi magawas ako. 1 plus B. Ah, okay. Erroneous din nga problem. Erroneous din nga problem. Ang sa board exam, 34 ang nasa choices. Pero mugawa siya kung ang K imong gamiton 105. Sway ko na, 105. Mugawas no. So, na mga times no nga, ang choices inyong tanan na lang ba, duwa na lang ninyo ang items. So, ang naitabuhan ni kay, imbis nga wala yung decimal nung tadi rin, naadan siya. Unnecessarily. So, mana, error ni siya. 105 ni siya dapat ang ta. Ano ito po manan ni kay, di man magawa sa choices kung 1.05 ang gamiton. Motong giduwa-duwaan sa mga review instructor, ilam nang i-check. Nasa cases yun nga, kanang sayop yun ang gihatag ba? Example, ang gihatag kay 5.3, pero 4.2 dahil dapat. Basig na tayo po rasya pag, kuhan ba? Input sa mga items. So, may mga yung anak. Ang inyong pwede ba ito na kay, kung example, PSAT o HGE, situational man ang questions. So, connected ang tulong ka question. Testingi o pangitag value nga mutugma ang katong tulong ka question. Pero malagi na, malangan ka. So, i-last lang na siya para clear na yung utok daan kisag mag-ratol-ratol ka sa iyo pa ba.
Kung math, wala kay choice good. Dapat na looks pa munta ni mo. Ingan na siya. Kay nag-share si Sir Bisabilla naman sa una nga na kunay problem nga si Sir Bisabilla may naghimo sa 2015 nga exam, daghan kisya gisubmit nga problem bank ba. Nga nay usa ka problem nga sayo pa ang answer key nga nahatag. Pero kabaman siya nga negative 140 ang gibutan, pero di mo to mao ang answer. Ang answer nagay value unta. Pero ang iyang gi-share sa kuan examiner kato man negative 140. Aswerte kato yung mga kuan nga kabaw. Ang kato naka solve og tinud anay wala nakakuha kay nganong nay negative 140 na sa choices. So nay times nga ingana ba. Mo na say mga bantayanan ninyo. So kanina po tang kuan problem 18 problem 3 day from 2018 siya. So kano find the slope intercept form. Slope intercept form for the line through 5 comma negative 7 that is perpendicular to the line 6x plus 3y equals 4. Wala nang problema ron. No. Kay ang gihatag ang line nga perpendicular sa kaniya tong ganahan. So ato nang ilista sa. Unsa gining slope intercept form? Unsa may kuan ani? Form ani. 'Di ba katong kuano? Slope intercept y equals mx plus b. Ako lang na ipakita ninyo, mag-dismiss na ron. Na while. Yan na. So, kanyang 6x plus 3y equals 4. Perpendicular niya siya sa atong ganan kwaon. Yan na. So, atong first step yung button kay i-rearrange sa ating equation. Oo, na ito. So, ngayon kuman, atong kwaon ang iyang negative reciprocal. Kay mo na siya ang relationship sa dua ka lines nga perpendicular. So, di ba, may muning 3y equals 4 minus 6x. Nga, pwede na ito i-divide o 3 ang dua ka sides. So, unsa may tabo ni, di ba? May mong cancel ni. So, y equals 4 divided by 3. 4 thirds, no? 4 thirds niya. Negative 6x divided by 3. Di ba? Minus 2x. Na, di ba? Ang slope kaniman, ang pare sa x, which is negative 2. 6 over 3, negative 2. So, m equals negative 2. So, kailangan na ito kuhaon ang kuhaon na niya. Iyang negative nga reciprocal para sa slope sa atong line. So, unsa may negative reciprocal sa negative 2? Ngan lang ito ni kuhaon na ito. Ngan lang na ito M1. So, ato ang M2 di. Kay kuhaon no? Negative of negative 1 over 2. Murag, di ba, ang reciprocal sa negative 2, 1 over negative 2, man. Yan na. So, pila mo na. Negative of 1 over negative 2. Di ba, mo-cancel ang negative. So, ang slope din na to is equal to 1 half. Yan na. Yan, ato man ko nung line, ni pass man ko no, through 5, comma, negative 7. So, ako lang sa i convey katong m equals kuan lang sa y minus y1. Ya, kanina lang itong duwaan para maanad mo sa line-line ng mga forms. Ya, x minus x1. So, atong m, pila atong m? Atong m is positive 1 half, di ba? Ya, y minus, ang atong y1, kani, negative 7. So, y minus negative 7. Then, divided by x minus x1,
5. Ato x1. So minus 5 di siya. So may mo ning ko ano? 1 half equals y plus 7 divided by x minus 5. So pwede na ko i-multiply ang x minus 5 sa picas. We would have 1 half times x minus 5 niya equals y plus 7. Dayon, mahimo ning 1 half x minus 5 over 2. Distribute ra ng 1 half. Distribute na siya. Equals y plus 7. Yeah, pwede ito mag-subtract og 7 sa duha ka sides. So, sa itong ending equation na ni? Di ba, may mong y equals 1 half x. Yeah, pila mo ng negative 5 halves niya, yeah, minus 7. Pila? Negative. Pila? 4.5 ang decimal niya. Pero ang fraction lang, natin ipotan. Pila? 19 over 2. Yeah. Ano? 5 halves, negative 5 halves, minus 7. Ako ang i-cross-verify lang. Sumana niya itong equation. Na ako i-graph sa dispose ka dyan. Ako lang i-screenshot. Sige, ito ang gan. Six x na lang, 6x plus 3y equals 4. Ya, itong na porma kay 1 of x. So, man niya itong panay, functions na ito. Niya itong tanan, asa siya ni Cross? Wala. One half x. Na sumanya tong dua ka lines. So kung inyong ma-notice, so, mga equation sa itong line, 1 half x minus 19 over 2. So, kaniko no, given A, ang natay point A nga, negative 3 comma 1, yan na po tayo point B nga 5 comma 4.
Find the general form of the perpendicular bisector ko ng L of the line segment AB. So, ito ko na nang i-draw ko na. Yan na. Ito i-draw. So, natay point negative 3, comma 1. Asam na siya dapit. Diba, nanaasa ko ano? Left side dapit. Yan, sa katagamay. So, dire. Let's say this is our origin. Then, 1, 2, 3. Naka ni 1, 2, 3. So, asama na negative 3, comma 1. Di ba? Nada rin, no? Ano nga point? So, this is point A din siya. Yan, ang 5, comma negative 4. Ito lang i-panig. 1, 2, 3, 4, 5. So, first quadrant is siya, no? So, nana, dire. So, muna ang point B. Ato na lang po tangag coordinates mod. 5, comma 4 niya. Negative 3, comma 1. So, kung yung tagline, dire. Yan na. Yan, atong ganan formahon kay general form of the perpendicular bisector. So, kaning perpendicular bisector, kay nani siya sa tunga sa segment AB, niya, mo-form siya perpendicular na line. Diba? So, kung ato lang, murag mag-assume lang taas ang tunga, diba? Murag na somewhere dire. Na, pero wala takabaw, asa na siya? Wala pa takabaw. Niya, kaninga line, perpendicular sa kini. Na, so, ang question essentially, kung sa equation, aninga line? Kana. Mana siya pong atana? So, itong first button, kung saan na ito ang slope, ano yung line, no? Niya, ang negative reciprocal na niya, mo ay slope, ano yung line? Kay perpendicular man, eh, sa segment AB. So, kung saan ito ang slope, di ba? Y2 minus Y1 over x2 minus x1. So, atong y2, kini. 4 minus y. Mura na atong button. So, atong slope kay 4 minus 1 over 5 minus negative 3. Diba, ang 5 minus negative 3, mura rag 5 plus 3. So, may mo ng 8. Yan, ka ng 4 minus 1. May mong 3. So, M is equal to 3 over 8 di. So, unsa may slope aning perpendicular bisector? Diba, ang negative reciprocal aning 3 over 8. So, ang M anin niya, kay kono? Negative 8 divided by 3. Na, mo na siya. Na, atong sunod pa on, kay kono? Murag, asa na ang tunga? Ang asa located ang perpendicular bisector ba? Mao na itong kailangan. Basically, unsa ang coordinates ani niya? Muragi nga na ang question. So, saan man na ito pag kabaw sa word, kuha na niya? Coordinates. Mag-agree ra mo nga, naman niya sa tunga. Kani, naman niya sa tunga, ano? So, mura rin niya siya, y1 niya, plus y2 divided by 2. Murarag, yun na iyang equation. So, ang kaning coordinate niya, kaning coordinates, ma-obtain na to by adding negative 3 niya plus 5. Niya itong i-divide of 2. So, pila man eh? 1. Money ang coordinate sa x. Nya ang coordinate sa y na to kay 1 plus 4. Nya divided by 2. So pila man ni? 5 halves, no? 5 halves. Money ang coordinate sa x
mo ni ang coordinate sa y. Na. So maning formula sa mean distance day, murarag kuha na siya. Y1 plus y2 over 2 o x1 plus x2 divided by 2. Na. So muna na itong coordinates. Nga itong i-sold sa equation nga kaniman nga line atong ganahan. So, iyang slope, negative 8 divided by 3. Nga equals y minus, di ba, y minus y1 man to. Atong gamitan nga y1, kani siya. Yan ang 5 halves. So, y minus 5 halves, nga divided by x minus, kini, 1. Na. So, simplify na lang na to. Multiply ang x minus 1 sa picas. May mong negative 8 over 3 times x minus 1 niya equals y minus 5 halves. Ayan na. So, multiply lang nino. Negative 8 over 3x plus 8 thirds. Nya, ang kaning 5 halves, ikaw na lang na ito, no? I-move na lang ako sa pika side. So, may muna ng positive. Kaning, ano na positive man eh? Kay negative times negative man, no? So, plus 5 halves niya equals y. So, y equals, ilan naman eh? Negative 8 over 3 x gayon plus pila? 31 over 6. Ah, pero kuhan mo din, no? Sa ang ipangita, general form. O sige ng general form, okay, balik ka. Ang general form katong daghag terms, no? Katong mura siya gi buak nimo. Na, nakakulay pagkita kani. Dapat naka ax plus by plus c siya. So kailangan din nato to i general form. Ah, mas may lang dito tag wala na ko gi kan ganina. Pero sa mata ni pag simplify. Pwede na to multiply og 6, no? Tanan. Agree ra? Kay para ang 3 og 6 wag tang na, wala na tayo denominators. So we would have 6y equals, pila mo na, 8 times 6 niya, divided by 3. Pila, 16. 16x niya, ang 31 over 6 times 6, cancel na ng 6, no? So 31 nalang mabilin. Now, ang atong general nga form, dapat tanan terms naman sa tuan. Sa pika. So, pwede ranig na ito. Ibalin ng negative 16x, no? So, 6y plus 16x niya minus 31 equals 0. Yan na. Pero naman po yung time sa nga, ang negative 31 na sa pika side sa equation, sa choices. So, bantay-bantay lang po ninyo. Akong i-model ko na direct. Putahan lang itong supporting figures na nan. Paano no? 6y. Equation ini nga line negative 8 over 3.
Points na lang ako ikon. 3,1. Sumunod na itong accompanying figure na. Dire na lang. Tumaniangin mo ko ano, segment AB ni siya. So by inspection no, maklaro ramat sa ninyo nga, natunga na siya. Niya ka ni, perpendicular dira. Ano? Unya na lang sa ning area sa triangle kay medyo taas-taas ang solusyon. Kanila atong last nga solvon. Sa tong area coordinates angle between lines ay sa wala pa na ako nakapi ako sa ikapi ah. Ne, ako na lang ipakita ang solution na. Ang solution is sa PDF. Na. So ang pumunta na ni kay find the distance to no between the lines 2x plus dy equals 1 and 2x plus dy equals 5. So maglaro man ni mo nga kuhan mo na siya. Parallel lines na siya, kuhin mo na siyang i-model. Kay kung imo na siyang i-simplify, tanaw ba ang 2x plus 3y equals 1. Simplify ni mo, di ba? Mahimong 3y equals 1 minus 2x. So, y equals 1 third niya minus 2 thirds x. No. So, ang slope niya, negative 2 thirds. Ang Picas equation po, anang 2x plus 3y. Basta pareho, coefficient ang x o y, makuha naman na, maparallel naman siya automatic. Na, basically, kanina, may tapo rasa niyong 5y equals, 3y day. 3y equals 5 minus 2x. Na, niya, y equals 5 thirds minus 2 thirds x. Na, so kung pareho slope, gani ang duha ka lines, parallel na sila. Or makita rapod ninyo, kay same man ang coefficient sa x o y. Basta same ang coefficient na nila, kay parallel na ang duha ka lines. So, ang pumunta naman, distance man between the lines. So, atong makuha kay, atong gamitan ng formula, katong ganina na, katong c2 minus c1 divided by square root of a squared plus b squared. So, ang yung c2, katong, para nito kay kaso, bago, pero pwede na din mo magamit ng statics. Kung example ba, different kind of formula, pwede na magamit ng statics. So, imong pwede buhaton, di ba katong resultant kay nga force sa statics, ang moment nga mako sa resultant force, dapat equal rabot sa moment nga mako sa iyang components. Di ba? So, what if, kuwaon ko ni nga distance, kani kay vertical distance. Mo agree mo nga, ang vertical distance between anang duha ka lines, equal ra, isag asa. Kaya parallel man na sila. No? So, pili ko na kung arbitrary nga point. Ano? Kuhan ko na nga distance. Di ba? Kung substitute ako, kung kailangan ko x3, yan ako sa button y. So, at x equals, butang talang, isag pila. Pwede
1, pwede 2, pwede disipilin yung ganaan. So, button na lang at x equals 1 na lang para dali, madali siya ma-solve. X equals 1, ito mo lang y. Pila? 1. Yeah, at x equals 1, pila man ang y diri. Kaling sa ubos, kaling ubos ka lang. Wala siya eh, kanang decimal. Pila? Fraction lang siya eh, fraction ba? Negative. 1/3. So, testing ko no? Kaya, natira. So, 1 minus 1/3, pila man na? Diba, may mong 1 plus 1/3, so 4/3. Sakto ba? Kay kwan man? 1 plus 1/3 man. Sa? May mong 4/3. Na. So, 4/3 ang distance. No. Force. So, what if ako na siya yung force? Kine. Yung one ko ding force nga naka-incline na siya nga force. Nga, naman ko yung angle ni. Di ba? Pila man ni ang distance ni? Ang kwan man na siya sa slope, ang run man na siya sa slope. Ang slope na to, pila man to? Di ba? 2/3. So, ang akong run kay 3. Rise over run man na. Nga, ang akong rise kay 2. Na. Now, ang kani atong force, di ba, naman ni siya horizontal nga component. Kung inyong murag statics niya ba, no? Nga, i-treat ko ni ang force as equal to 1. So, ang akong horizontal component sa force, kay mahimong 1 times pila man. Di ba? 2 man ay 3 man ang akong horizontal distance. Nga, di ba, i-divide man ko ni sa hypotenuse. Pila man hypotenuse ni na di ba? Square root of 13. Sa? So, square root of 13. Ana? So, dapat, kung mag-point, equal na sa iba, sa kanyang numbers, na yung distance. No, okay. Kanyang numbers, na yung distance. So, i-equate na lang ko na, mura siya force nga 1 diretso multiply by perpendicular distance equal ni siya sa akong horizontal component sa force 3 divided by square root of 13 multiplied by the moment arm nga 4/3. So, muna yung totoong sa statics yung lesson. Diba? Sa first 2 lessons sa statics. So, kung yung solve ni ang D, inyo makuha nga value na kuha na ragyapon. Same value ra ni. Di ba? Kuha man ni no? 4 over square root of 13. Is tingin ba yung solve ang D gamit ni? Makuha na magyapon ni. Eh. Tama, makancel man ni no? Ang 3, makancel man na. So, mabilin 4 over square root of 13. So, usually, kung mga parallel lines, mga distance between a point and a kaning equation of a line, pwede rin natin yung gamit ang moments sa statics. Pero kung may mo-memorize, pwede rapot ganin na lang. Pwede rin ganin. Asa? Diba? Ay, hindi na kailangan. Asa ko yun ba? Yan eh. Ah.
slow in first. Kaya ako sa channel na nang go. Kung daghan na kag memorize kay murag maglipog na kag kuan gud. Ako lang isumata. Alam mo niya ang slope, dara, 2/3. 2/3 man ang slope. Ah, 4. Mura man na siya, 4 over 1. Ah. Ang problema na tungkol sa kanaghan. Mo man na siya. Mo nang Aba, para din. Pakani sa tang number 1. Medyo bonus rin na siya, ang number 1. So what is the equation of the line with slope equal to 3 and y-intercept of 5? Now, ang form nga na sa choices, naka-kwan siya no, naka-mx plus b, y equals mx plus b. So, kabamata nga ang slope, di ba, ang m na siya. Mx plus b. So, y equals, we have a slope equal to 3. So, 3x niya ang, di ba, y intercept man na ang b. So, 3x plus 5, man na niya ang answer. So we have letter 7, letter D. Nakanisunod, what is the distance between the lines 5x minus 2y plus 3 equals 0 and 5x minus 2y plus 7 equals 0? So, unsa man ni siya nga lines, parallel or perpendicular? Parallel. Basta equal gani ang coefficient sa x o ang coefficient sa y, parallel na siya. No? So, itong bata na lang, katong distance between the lines, nga parallel lines, again, pwede nimo i-statics nga paagi, pwede po nimo i-kuha na lang katong formula. Na itong formula to is C2 minus C1 then divided by square root of A squared plus B squared. Na. So, kaning A o B, mani siya ang coefficient sa X o Y. Pwede naman ang magbalik eh. Di ba, ipang square man na ng items. Kani ang A naka-square, ang B naka-square. So, pwede na magbalik. So, atong C2 is, by the way, absolute value ni siya. Absolute value. Mani siya ang formula para sa distance between parallel lines. So, our C2 is kani siya, ang constant term, 7. So, 7, then minus 3. 7 minus 3, then divided by square root of, ilan man eh? 5 squared plus 2 squared. Sir, ganong dili, negative 2. Ang negative 2, is square ni mo, mapasitive ramang yapon, di ba? So, pwede rag i-absolute value na lang tanan. So, pila may magawasan nga value in decimal lang? 0.74. Yeah. So, we have letter B di. Na. Now, kaniyang medyo bago. Number 3, find the area of the triangle whose vertices are at points A, 3, 4 niya, B, -2, 1, and C, 5, -6. So, di ba, pwede ni mo i-plot. I-plot ni mo, then, pwede ni mo kaon ang distances between two points. Niya, mag-Heron's formula ka. Pero, kaski siya guras. No, so, natay, line niya pag yan eh, using, ang katong Heron's formula, pwede, na to, pwede ninyo i-try sa balay na lang. Okay, para ma-verify ninyo ang answer. So, ako itudlo lang ron katong matrix lang ang method. So, di ba, vertices ang gihatag. So, ang button ninyo na kay iswat ninyo ang points. So, for number 3, muna siya ang approach siya. Mag-draw kag duha ka columns, x and y.
For the coordinates. So sa A, di ba, ang sa coordinates niya, 3, 4. So atan mo, 3, 4. Niya ang sa B, coordinates na to is negative 2, 1. And then 4 point C, kay 5, negative 6. Now, kailangan tulo man kabuok equation si mo maporma. So ang bato ni mo, ang kaning vertex dire, ay kaning coordinates niya, 3, 4, i-copy na ni mo dire sa pinaka-last balik. Kana, kanira niya, ibalik rin niya siya og swat dire sa pinaka-last. Balik mo ni ang mag-act as last row. Ah, kada sa akin. So, ang button ninyo kay mura rin siya cross-cross, no? Ngayon yung button. Basta padung gani right, kung ano cross-cross. Basta padung right, plus na siya. Nga, basta padung left kay minus. So, kaning 3 times 1, positive ang imong i-plus na mo siya niya. Kani minus. Anyway, makita rin ninyo rin. So, kani. So, na ito button, kani atong tanan kaning first nga cross, so kaning 3 padung 1, di ba, padung mata right, so 3 times 1 pila man na, di ba, 3 nya, 4 times negative 2 pila, negative 8, pero minus man na siya kay 4 padung negative 2 padung man left, so minus negative 8. Ako lang pakita ang solution diya para dali ma-recall. So 3 times 1 minus 4 times negative 2. Na. Nya sa sunod nga row, direta, negative 2 times 6, ah, pila ni? Negative 6 day. Negative 2 times negative 6, pila man na? Di ba? 12 na ano? Ato na ako na sa iswat. Nga, full good. Then, minus 1 times 5. Yeah. Then finally, we have 5 times 4 plus rani. Then minus negative 6 multiplied by 3. So negative 6 times 3. So i-total ninyo mo tanan. Na, pila may magawasan eh. Ah, by the way, Deha, ang kanaging arrangement sa rows, kailangan siya naka-clockwise or counterclockwise according sa vertices. Pero ang triangle, kay tulo man ka points, makuan dyan siya, ma-clockwise or counterclockwise siya, depende sa imong starting point. Pero, essentially, nga nigit ang button dapat. Di ba, kung ato nang i-plot ang points good niya, di ba, naadire somewhere ang 3,4 na naadire, no? 3,4. Nya, sunod. Kay negative 2,1. Na na siya somewhere dire. Nya, negative 2,1. Then, ang 5,-6. Asam na dapit? Na dire no. At tag lines dire. So, 5. Then, 6 units down. 2, 3, 4. 5, nya, 6. So, nasa murder eh. Yan na. So, kung imong proman imong triangle, mawagin niya siya. Yan na. So, dapat imong vertices naka-arrange in a counterclockwise or clockwise direction. Bisag asa ra imong starting point. So, kaning 3,4, di ba, namna dire no? Mamun niya siya. Kani nga point at sabi ni. Di ba? Money ang 5, comma, negative 6.
So, 3, dapat ang sunod aning 3 comma 4, dapat ang 5 comma negative 6 day, no? So, muna, may rasad, ato jod gi draw di ay. Nya, ang sunod niya, negative 2 comma 1. Pero, mo-work gaya po ng area ni. Nga naman, kay pwede man counterclockwise. Muna pa yun nga kung triangle, okay ra. Pero kung upat na ka points or lima na ka points, kailangan na gindi mo ito sa usag tanaw, no? Kaya kani, in a counterclockwise direction man niya itong arrangement. Kana, gikan ta sa 3 comma 4, sunod, negative 2, mura siya kapahingan ang direction na ano, counterclockwise. So, pila may sum ani nila? Kani daw? 3 minus, 3 plus 8, no? 11. Then, ang next one, kay 7. Niya sunod, kay 20 plus 18, 38, di ba? Now, ang button mo, imo ni sum up tanan. Pila man ni ang sum niya? 56. Ang sum niya, i-divide mo 2. Muna na ang area. So, kuhan lang. Summation niya times 1 half. So, ang summation, again, 56. So, ang area di ay 28 square units. Pata na lang tog ka. Square units. Pero ikaw na, i-absolute value siya. Kaya kung clockwise imong direksyon na ni, ang mukam out nga value din, negative 56. I-divide og 2 gyapon nimo, but kuha lang ang positive value. So, ato lang butan og sign diri. Ana. Pero na ikaw na nyo, ang inyo makita sa books ani kay ang uban kay nakakuan ba? Murag na kay ngani kay pagkasuwat, murag 3 4 negative 2 1. Ako lang ningi ingani kay masayon man siya ikaw ang kay plus plus kay maro na nimo daan imong determinants. Okay ra, naka-follow ra sa process. So ma-apply ni siya bisag adan pa na nimo points, bisag pila pa naka points, basta na lang kay vertices. So, ito answer, kani din no, letter B. Na. Naman yung sunod, diri na musod ang circle nga kan, shape, ang analytic geometry niya nga problems. So, ang putana ni kay, how far is the center of the circle? X squared plus y squared minus 6x, 6x minus 8y minus 11 equals 0 from the y-axis. So, natay standard form o general form sa circle. Di ba? Ang atong standard form, kato inyong naandan nga. Kuan lang nga, ang pinaka-versatile lang ang formula ko ihatag. So, di ba? X minus h squared plus y minus k squared equals r squared. Mamani atong form yun. So, again, kani, mani siya ang atong standard form. Kani ang general equation. Ang general equation, mani siya ang naka, mura siya naka-equation nga x squared plus y squared. Kani, giipang expand ra na siya. Mura na siya ang, so, ako na lang butangan diri. Nga makuha ninyo mo siya by expansion. Na, expand. So, you have x squared plus y squared plus dx plus ey plus f. So, mo din siya nga form ang naadiriron. Kani. Diba, naka-kwa din siya, naka-general form. Now, para ma-identify ni mo ang center man sa circle, it's located at h, comma, k. Dira na locate imong center. So, how can you solve h and k? Gikan ani nga equation. So, muna siya atong button ron. I-convert na yung equation into its standard form. So, atong i-draw na ang atong i-swat ang equation sa number 4. Di ba? X squared plus y squared minus 6x minus 8y minus 11 equals 0. Kana. Now, atong kailangan ra ni solvon essentially ang h ra. Kay kuan man ang pamutana, how far is the center of the circle from the y-axis. So, mura na siya ang coordinate h.
Pero ato lang informahan gid ang iyang standard form para ma-practice mo kay namatay problems later nga mag-involve ani gyapon. Now first inyo button. Magporma na siya into kaning standard form, di ba? Nakakuan na siya, square o binomial man siya. So, itong button, kay x squared minus 6x, i-group tani. Dayon, plus, for what? Plus y squared minus 8y. Kung sa'yo mabilin, ang 11 rano, minus 11 equals 0. So, pwede na ko i-move ang 11 sa pika side sa equation, ma-positive na ni siya. So, tatawa na lang ko niya ang sign na ni. Namuna niya itong equation. But notice nga, wala pa siya sa ingani nga form, no? Kaya kailangan naka-square of a binomial man na. That's why we have to complete the square sa kaninga equation. Now, ang coefficient sa x o y, 1 raman. So, pwede rin i-divide din yung 2 ang kaning na coefficient x niya, i-square ni mo. So, complete na to ang square. Complete the square. Na. So, x squared minus 6x, divide na ni mo by 2, pila man. Diba, mahimong negative 3. I-square ni mo ang negative 3, mahimong 9. Kana. So, di ba, kuha na ni siya. Kaning naka-quadratic na siya. Nya, ang imong middle term kay twice sa product sa square root sa first term o sa last term. So, man ni siya ang imong kuha. Again na, itong gibuhat kay ang negative 6, gidivide na itong 2 equals negative 3. Nya, itong gikuha ang square sa negative 3. Ang square sa negative 3 is 9. So, muna niya siya nga, muna na yung last term. Nya, ang sa ikaduha kay y squared minus 8y. So, negative 8 divided by 2, pila man eh. Diba? Negative 4. Nya, i-square ang negative 4, mahimong 16. So, plus 16 din siya. Na. Pero dili na tani kailangan sa problem. Na naman, pwede raman tani kuhaon iyang kuhaon, i-factor lang tani, mo naman na ang, makuha naman na to ang atong kailangan nga, h. Pero ako lang yung panigi, buhat kayo para sa sunod yung problems lang. So, atong final equation would be this equation plus this one. Yeah, di ba, ganina naman tayo 11. Pero, we have to maintain equality. So, kung naman yung equality, so, nag-add man tag 9 og 16. Therefore, mag-add po ta og 9 og 16. Again na, kani. Ipang-add ta na sila. So, plus 9 plus 16. Mogi doon ta niya itong mana sa equation. Now, kani, ma-factor naman na to. Square root of a binomial. So, square root of the first term. Then, minus man ang middle term. So, minus atong sign dire. What is the square root of 9? Diba? 3. So, kanina ka, square na siya. Then, plus, kanina, saan na ito pag factor? Basically, no, kanira. Kana, muna eh, pares ni mo. So, this would become y minus 4 squared niya equals 11 plus 9 plus 16, diba, 36. So, although wala gyud pangita, pila man ang radius ani? 6. 6. Dili 36 no kay ang kaning equation again equals r squared man na siya. So whatever this expression is square root na nimo. Muna na ang radius. Ako lang iswat ang solution gyapon. Square root of 36 equals 6. Now, what is your h? Positive 3 or negative 3? Positive 3. No, kay ang equation na to, minus h man. So, minus 3, imong kuandere,
Positive 3. Nyang imong k pila man? K equals 4. Now what if positive ni x plus 3? Pila naman ang h, di ba? Negative 3 na. Pero ang gipangayo ra sa question is kanira nga distance. Ana. So essentially, murag tingani ni atong drawing no. Mo ni ang y axis, mo ni ang x axis, the center is located at 3, 4. So center at 3, 4 which is located na somewhere dire. 1 2 3 4. Ana. 3, 4. Mo ni ang center sa circle, so pwede na nimo i-draw ang radius. Pero dako man na 6 man ang radius, so wala pa siya essentially dire. Pero again, ang pamutana na ra is simple ra ang pamutana na. How far is the center from the y-axis? So kanira ang pamutana na. Kanira nga distance. Which is 3. So ato answer day, letter B day. Na. So kaning sunod na pod nga item, unsa may ma-apply nga formula ni? Katong angle between two lines, katong M2 minus M1 divided by 1 plus M2 times M1. So atong first button, konsa na to ang atong kailangan, which is ang slope. Slope man atong kailangan na ni. So ato ni siyang i-rearrange. So sa number 5 natay y minus 4x minus 5 equals 0. And we also have y plus 2x minus 1 equals 0. Diba? Pwede na to siya i-rearrange. Kini mahimong y equals atong i y equals mx plus b 4x plus 5 sa top. Then ang pikas, this becomes y equals 1 minus 2x or pwede rapod nga negative 2x plus 1. So pilang m ano niya? Upon inspection, maklaro ra nga 4. Then ang nganlan lang ko ni siya m1. Ato m2 pila man? Negative 2. Na. So again, para makuha ni mo ang angle, we have tangent theta equals m2 minus m1 then divided by 1 plus m2 times m1. So problema na lang nino ang pag-memorize na lang sa formulas. If kabawal lang mo sa formulas ani kay dali ra gid ang problem sa analytic. Except kung dito na lang sa mga ellipse, mga line-line nga shapes, dito na siya mulisod. So, pila man eh. Ang angle. Ang angle na diretso. So, ang M2 kay kuno, pwede negative 2 atong gamiton, then minus 4. Ang negative ko na ang gamita. Then 1 plus M2. Negative 2 times M1. 4. Pila? 40.6 degrees. Na. Pero tanawa ang gipangayo dire. Negative ani gawas negative 40.6 positive. Pero ang tanawa ang nasa choices. Ang nasa choices puros obtuse no. Nga kan, nya kaniya to nako acute angle man eh. Acute. Pwede rin mo kawa ng kawa niya. Supplement. So, pwede man ang pumunta na good. What is the obtuse angle between the two curves at two lines niya? Pwede po nga, what is the acute angle between the two lines? Now, diri, wala gi-mention. Ito yung kung nagkuha nga problem. Gikan sa kaning libro. Kaya wala gi-mention. So, tanahan dyan din mo sa choices kung obtuse ba or acute ang gigamit. So, 180 minus 40.6. Na again ang acute atong gikanan na lang. Pila 139.4 degrees.
Which is na nasa choices na to. Letter A. Ana. Okay ra na gets right diyon sa pag-apply ang formula. Mora na ay kanjud importante. Pani na po, 6 to 10 na po. So, kanilang number 6 ko, no? What is the equation of the line that passes through the origin and perpendicular to the line 3x minus 4y plus 3 equals 0? Na. O sige, ito yung concept kung kano sa ganit ma-perpendicular ang usaka line to another. Diba, if the slope is the negative reciprocal, no? So, atong tanang sa ang equation sa atong usaka line. So, atong line is 3x minus 4y plus 3. Na. So, pwede ito niya ma-rearrange. Pwede na ito yung 4y equals 3x plus 3. Agree ra? Ang 4y, no, i-move sa pika side. Then, divide 4 tanang sides. We would have y equals 3/4 x. Then plus 3/4. So what is m? Unsa may slope ani nga line? 3/4. Now for the line to be perpendicular, nganan ako ni m1. M2 must be the negative reciprocal of m1. So negative 4 divided by 3. Now, what if ang imong m1 equals 3? Kung sa may negative reciprocal na? Negative 1/3. So, m2 equals negative 4 over 3. Nya, ni-pass man ko na siya sa origin. Asa man ang origin? Diba, this is at 0, 0. Now, pwede natin ni i-sold sa equation nga y minus y1 equals m times x minus x1. Or pwede rin po din mo m equals kanina lang. Again, depende rin na sa preference din mo. Ako lang i-butan rin x minus x1. So, kabata sa m, ang m is negative 4 divided by 3. Then, equals o sa ibutang sa y1, sir. Ang ibutang sa y1, ni-pass man siya sa origin for which y is equal to 0. So, mahog ni siya y minus 0 and then ang ubos x minus 0. So, cross-multiply lang, we would have 3y na multiply 3 times y equals x times negative 4. Negative 4x. Pero ang nasa choices, dahil iyan ko ano? Line iyang form. So, i-rearrange lang din mo. 3y plus 4. May mo siyang 3y plus 4x is equal to 0. Na. So, letter D. Panday, letter D. Di ay siya. Na. Nakaning 7. Bonus na rin na siya. What is the equation of the line passing through points 2, 4 and 5, 8? Now, ang first nimo solvon is ang slope. Diba? Slope is just equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, or essentially, rise over run na siya. So, m equals, kanila ko treat as y2. So, 8, yeah, minus 4, then divided by 5 minus 2. So, what is the slope? Diba? 4/3. No. So, nanatay slope. Now, unsaan pagpurma ang
equation sa line. Depende rin mo, pwede ang 2 comma 4 kung gamiton nga po eh, pwede rin po ang 5 comma 8. So, di ba, m equals y minus, ikaw na lang to, y minus, ang sa inyong newt gamit, ang 4 na lang akong gamiton. Then divided by x minus 2. Kini nga point, atong gigamit na. Then m is equal to 4 thirds man. So, ilustran ko ni 4 thirds. So, unsay maporma na itong equation na ni? Diba? 4 thirds times x minus 2 niya equals i-multiply na natong 3, no? 3y minus 12. Yun na. Ako lang isibog. Medyo taas mo. Number 6 na. Na ayo, kuha din eh. 4 times x minus 2 rin eh. Na siya. So, expanding 4x minus 8 equals 3y minus 12. Atong tanan, unsay form na na dire. Ang iyang constant term, i-move sa kung ano, pick a side sa equation. So, asa man ang constant term man eh? Kaning negative 8 o 12. So, ako na lang ibalhin ka ang 3y. Ako ibalhin pa doon sa left. Kaya ang 4x, nakapositive na ang good siya. So, 4x minus 3y equals negative 12. Yang 8, mapila naman na. Ma-plus man na ano. So, negative 12 plus 8, pila man? Diba? Negative 4. So, man yung atong equation. Na. So, 4x minus 3y equals negative 4. Kani tayo, no? Letter B, di ay. Totoo. Tara, letter B. Kaya number 8, so ayun ko na ninyo. Ang pamutana kay ang radius ang pamutana. Ay, pareho rin yung equation sa babaw. Pareho rin. 6. Ay, pareho rin ano. Pareho rin. Sumato ako itong gapil ganina. So, answer ni 6. Ngano kay 6? Ngano di man 36? Kaya di ba r squared ang nasa right side sa equation. Times are perpendicular to each other. Determine the value. Kani ko no? Two lines ko no? 3x plus 2y minus 3 equals 0 and ax minus 3y plus 2 equals 0 are perpendicular to each other. Determine the value of A. Na. So, bata nyo na kay, ang kanisang known imong tanawon, i-identify nimo pila ang slope ana niya. So, pila may slope ana. Diba, pwede ko niya ma-rearrange. May mo niya siyang 2y equals negative 3x plus 3. So, divide og 2 tanan. May mo ning y equals negative 3 halves x then plus 3 divided by 2. Now, pila mo dapat ang slope sa A? Positive 2 thirds. No. So, ang slope de ani niya, it must be equal to, again, no, the negative reciprocal.
Sa slope, ani? So, two-thirds. So, if M is equal to two-thirds, then pwede dahil no, nga, makaingon na ka nga, two ni. Pero pwede rapot niya, imo dyan, solve on mano-mano. So, ang A, essentially ang A, mura mo na siya pare sa X. So, if ang slope kay two-thirds, na. Ako na lang, ato na lang ning i-rearrange ko, no? Kana. On sa may taba niya, di ba, pwede na ko i-move ang 3y sa pikas. So, 3y equals negative ax plus 2 ra. Kaya ang pikas na ko siya i-move. So, ax plus 2. So, y would be equal to, ilan man? Ax divided by 3 niya plus 2. Pero ang a ra man itong ganahan. Then the slope must be two-thirds man. So, what should be A? Di ba, kailangan 2 siya para may mong two-thirds x plus 2. Again, kanya itong ganana. A over 3 na siya niya, two-thirds ang slope, ang numerator is 2. Plus two-thirds, hindi na. At two-thirds na, two-thirds niya siya. Kana. Okay na, nag-gets lang anong 2 siya. So, kanigo no, number 10. Find the shortest distance from point 2, 3 to the line 3x plus 2y minus 5. So, wala ko naka-example yung ingani pag last, no? Nga, ang usa point, ang usa kay equation sa line. Now, ang nakalisod magod kung point 2 line ra, kailangan ang perpendicular distance man ang mahimong shortest distance na. So, inyong button, kay apply na lang niya formula. Anyway, pwede ta to solve on gamit statics basig next meeting na ko i-share. Ang kwan lang sa aron, itong gamit lang sa ang formula lang sa ang nanganader eh. Pasama ni. Tara. Distance from point to a line. No? So, pwede ta ni gamit on nga formula. Na, ako lang ni tupad. Ano? So, atong coordinates, 2, 3, kuno? So, that would be, mura na siya, x1 mo. X1 equals 2, y1 equals, kila man? Kini, 3. Na. Then, ang a ni mo, unsa may a ni mo? A is equal to 3, b is equal to 2, yeah, c is equal to negative 5. So, essentially, mora na imong ipang input dira nga formula. So D is equal to A na to kay 3 times x1 nga 2 then plus B. B is equal to how much? Ang pare sa kuan na siya no? Y. So 2 times y1 is equal to 3 then ang C na to negative 5. Na. Then, this is to be divided by square root of a squared plus b squared. So, 3 squared plus 2 squared. Mo niya ang a, mo niya ang b. Ako lang po di butang. A, b, c. Na. So, pila man eh? 1.94. 1.94. So, in case malimtan ninyo mo, pwede rapod ninyo mo i-statics. Pero again, next meeting na lang ako i-share. So, letter A di. Na.
Hanay ko, hanay ka. Itong centroid sa triangle ba? Na. Sa. Ato din hilang, guro. Antod, 16, kung makaya. Kani ko no? A circle passes through the point 5,7 and has its center at 2,3. Find the equation. Na, kani yun? Saan man yung pag-solve ni mo? Nindo tatanong ko ang choices. Wala ko na sa ang choices. Mas nito itong taglahi ang radius akong ibang butang. Kaya ang radius may challenge yan. Essentially. So, ang center giyatag. 2,3. So, ang first part pa lang sa equation, pwede na niyong burma niya. Pwede gigag mo circle na lang. Pero ato lang, sulbon siya nga ka ng murag pina-undergrad kid ba? So, atong button is kung sa value sa h na to. Kung inyong tanawin ang coordinates giyatag sa center. Di ba? H is equal to 2. Then, K is equal to 3. Nya, yeah, plugging in sa equation nga, x minus h squared plus y minus k squared equals r squared, we would have x minus 2 squared nya yeah, plus y minus 3 squared equals, ang r na lang itong problema. Di ba? So, makita ninyo sa choices pa lang, tanawa na lang, asa ang minus minus? Awa, plus plus man eh. Kani, plus minus, kani minus minus, out. Titi, see, deng. Pero kung lahi pa ang radius sana, ana siya ma-challenging. No, so, dapat kabapod mo musulb kung dili given ang radius, kanang wala gipareho siya ba? Wala siya gipareho. So, saan pag-solve sa R man, para ninyo? Gamit ito ng 5,7. No. Yeah, magamit ito sa distance formula using the center. Okay, the distance from the center to any point along the arc of the circle, di ba, ang radius mo na siya. Equal to the radius raman. So, atong gamit ito, katong distance formula. Di ba, atong distance formula is square root of x2 minus x1 squared plus y2 minus y1 squared. Again na, ma-apply ni siya tungod kay kung ato dyan i-draw ang circle niya, ato lang i-approximate ang Cartesian plane niya. So, butang ta lang ang 2,3 na siya somewhere diri. Then, ang 5,7 murag, let's say, nadira. So, pwede ko mag-draw og circle na niya. Na lang. Ako lang i-move ang pointa. Let's say, money ang 5,7. Na. So, di ba kani? Radius naman eh. Kana. Nya, this is at 2,3. Nya kani at 5,7. Muna ang ma-apply rin na ito ang distance formula. Kaya pwede naman ka mag-formag triangle dira. Nya, kung ano yung mga hypotenuse sa triangle. Mora essentially atong button dira. Na so kung inyong i-visualize gyud ang distance formula, mura ra gyud ko ana to ang vertical distance. Ang vertical distance would be 7 minus 3. So 7 minus 3, di ba? 4 ni siya. Nya ang iyang adjacent side would be 5 minus 2. So kani nga distance kun din siya 3. Ah, mura ra Pythagorean pero ako lang ning gipakita lang yapon para pwede niya gamitan. So again, ang d ni mo kay mura rag 3 squared plus 4 squared. Na ang kani nga value ang x2 minus x1 naman na siya. So pila man eh? 5. D is equal to 5 di ay.
Pwede na sa diretso ba? Pwede na sa diretso. Ah, pwede na sa din mo square root para r squared na sa diretso. No? Kaya ang 5, kung imo na siyang square, may mo na siyang 25. So, this is essentially r squared. Na. Ako lang nang ipakita para makita ninyo ang distance formula lang. Ang pangalan niya, essence niya. Pwede sa na, one yun natin, sir. Ang kaning nga value? Ang value na sa x of y. Sa x of kaning katong 5 o 7. Nya, solve r. Pwede lang. So, kanina ano? C. Again ha, alternative is substituting 5, kanina substituting 7, compute r. Kanina ko no, find the slope. Oh, ay, skip na lang lang ano? Bonus mo na. Ang 13, next meeting lang ako i-discuss. Kaya kato man siyang splitting of segments. Pwede na po nga, yapi lang niya sa inyong pag-answeran na ninyo. So, kaning 13, o sa, mangita ko problema nga. Ay, kaning 16 lang ang last. Masa na time, di ba? 16, kani, balik naman niya ang acute angle. Niya kani, circle gyapon. So, solvable na ni ninyo. Na kaning 16, mura ni Grisod kayo, no? Igo na. Okay, find the centroid of the triangle whose vertices are at points 3, 4, 6, negative 9, and negative 6, 2. So, kung mo siyang i-draw niya, gamit ka Borinion's theorem, dugay jud, dugay ka moment. Pero, unsay ko, nani, unsay shortest possible way. Ang shortest possible way, if triangle gani, ang imong coordinate x1, kunra na siya. X na lang, x. Coordinate x sa centroid, is x1 plus y plus x2 plus x3. Then, divide by 3. Nga nara ka mo po. Nga ang imong y sa centroid, mora gyapon, y1 plus y2 plus y3. Then, divided by 3. Na, so, what is x1? Di ba, x1 kay 3, 6, o negative 6, respectively, padong x3. So, 3 plus 6 minus 6, yeah, divided by 3. Huwag tang manang 6, no? So, 3 divided by 3, 1. Yeah, ang usa kay 4 plus negative 9 plus 2 divided by 3. Na, so, pila man eh? Negative 3 divided by 3. So, negative 1. So, 1 comma negative 1. Kaniday, letter B. So, again, mga ganyan yung problems, lisod yun eh, kung yung muna yung i-blot niya, mga manok. Pero tungkol sa na-derive sa analytic geometry nga formulas, dali na lang siya. Sige, kana lang sa sneak peek lang sa 17 to 20. Ako rin siya i-send. Ah, medyo challenging kani eh. Kita na 19, self-formula rin na siya. Inika Wednesday kay Murag. Parabola siguro. Parabola o ellipse ako may discuss ano. I-pass. Ang katong mga wala ng sira na, i-pass ninyo yung Wednesday. Na, so mag-andam na sa problem set para sa kwan, parabola o ellipse. Fresh pa na ninyo. Pag senior high or kwan na. So, ah, online to, no? Ah, sige. So, kuhan lang ta. Bayak lang tao na na. Pero ang circle, murag mo yung recall, raga pa yun. Sige.